Philippine News. Binawian na ng buhay si dating Pangulong Benigno Simeon Pinoy Aquino III matapos ang mga ulat na isinugod sa ospital ngayong Huwebes. Ang balita ay kinumpirma na sa PhilStar.com at GMA News ng isang source. Sinasabing sumasailalim si Aquino sa dialysis at nagpa-angioplasty. Meron din siyang diabetes at lung cancer, wika na ng isang kaibigan na malapit sa kanyang pamilya. Si Noynoy na anak ni na dating Pangulong Corazon Aquino at dating Senador Benigno, Ninoy, Aquino Jr. Ang 15th presidente ng Republika ng Pilipinas. Siya'y 61 taong gulang. Ngayong umaga lang nang ibalita ang dagsaan ng mga kawaninang media matapos ibalitang isinugod ang dating presidente sa Capitol Medical Center sa lungsod ng Quezon. Ikinagulat ng buong Pilipinas ang nangyari sa dating Pangulo na si Noynoy Aquino. Isinugod sa ospital ang dating Pangulo nitong umaga lamang Thursday, June 24, 2021, sa Capitol Medical Center in Quezon City. Alas 9 ng umaga dumating ang kapatid ni Noynoy na si Chris Aquino sa ospital. Maliban kay Chris, dumating din sa ospital sina former Senator Mar Rojas at former Foreign Affairs Secretary Jose Almendros. Nagpaabot na rin ng panalangin ang dati niyang miyembro ng gabinete na si Cesar Purisima patungkol sa pagpanaw ng dating state leader. Dear Heavenly Father, thank you for sharing Pinoy with us and giving us the opportunity to help him in his mission. Thank you for loving him and for giving him grace and compassion, Ani Purisima. We are humbled by the strength you gave him, especially knowing how difficult his life's path has been. We now pray that you give him eternal rest and to give his loved ones strength in this difficult time, we pray in Jesus' name, Amen. Kinumpirma na rin ni Supreme Court Associate Justice Marie McLeonin ang balita sa ulat ng DWIZ at nagpaabot ng kanyang pakikiramay. It is with profound sadness that I learned this morning of the passing of former Presidente Benigno S. Aquino III. I knew him to be a kind man, driven by his passion to serve our people, diligent in his duties and with an avid and consuming curiosity about new knowledge and the world in general, Ani Leonin. It was an honor to have served with him. He will be missed. No comment pa naman sa ngayon ang Liberal Party na kanyang partido politikal.